Good morning, Mambugan, Antipolo City, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, at buong mundo. Kamusta po kayo mga kabarangay? Sana nasa mabuti kayong kalagayan sa gabay ng ating Panginoon dito sa gitna ng pandemic. Alam niyo ba, nung isang araw ay sobra akong narated kasi yung aking pong cellphone na 3 years ko na ginagamit ay naghang, hindi siya nag-open. Actually, naka-open siya pero hindi siya gumagana yung kanyang touchscreen. Kaya po, pumunta ako ng mall para maghanap ng cellphone repair at nung nakita ng technician, sabi niya, magagawa pa naman pero 1,000 pesos ang ibabayad. Ang advice nila sa akin ay bumili na daw ako ng bagong cellphone kasi masisira na daw yung cellphone. Sobra akong nalungkot dahil sa gitna ng kahirapan ay bibili ako ng bagong cellphone. Mabuti na lang po, meron akong card, ayan, na pinayagan akong mangutang doon. Kaya napilitan po akong kumuha ng bagong cellphone. Ayan. Mga kabarangay, bakit ba na sobrang nalungkot ako nang nasira ang aking cellphone? Eh, paano ba ito nakaka-apekto talaga sa buhay natin pang araw-araw sa ngayon? Dati hindi naman ganun eh. Dati kasi nang maliit pa ako, pag nung lumabas ako na Maynila, about 15 years old, pag sumusulat ako sa probinsya, natatanggap ng aking mga magulang ang letter mga 1 month, tapos matatanggap ko ang sagot nila another 1 month. So, it takes 2 months para magkaroon kami ng balitaan. Samantalang ngayon, pwede na, text-text. Pagkatapos, pwede pa kayo mag-usap sa cellphone na nakikita ninyo ang inyong mga mukha. Kaya kapag walang cellphone, parang ang lungkot ng buhay natin. Tapos dito sa cellphone, nakikita natin yung mga sinasabi ng ating pamahalaan na dapat ay hindi tayo nagkakalat ng ating mga basura, lalong-lalo na yung may kaugnayan sa COVID, mga face mask, face shield. Pero anong ginagawa natin? Kalat pa rin tayo ng kalat, di ba po? Kahit wala tayong radyo o kaya TV at meron tayong cellphone, alam pa rin natin ang mga balita. At sinasabi sa balita na dapat huwag tayong pasaway, huwag tayong pakalat-kalat na wala tayong face mask, wala tayong face shield. Pero marami sa atin ang lumalabag, di ba po? So, kailangan mag-iingat pa rin kasi nandito pa din po ang virus. Yung pong kahalaga na meron tayong cellphone. Napakahalaga po ng ating cellphone sa buhay natin dahil dito ay nalalaman natin ang lahat-lahat ng mga bagay. So, balit, kailangan po natin mag-ingat din sa social media, yung mga fake news na hindi nakakabuti para sa atin. At ingatan po natin ang ating cellphone. Kung halimbawa, nasa labas tayo ng bahay o naglalakad tayo, dapat nakaligpit siya kasi napakarami pong tao na walang ginawa kung hindi gumawa ng masama. Agawin ang cellphone natin, baka maging mitya pa po ng ating buhay. Higit sa lahat mga kabarangay, alam nyo ba na ang technology na cellphone ay nakalagay na po sa Biblia, sa aklat ni Daniel, kabanatang 12, talatang 4. Babasahin ko po sa inyo. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng parwat parito at ang kaalaman ay lalago. Mga kabarangay, mahigit 3,000 taon na lumipas ay nahulaan na po sa Biblia na darating ang panahon na ang kaalaman ng tao ay lalago at kasama po ang teknolohiya ng cellphone. So, ang ibig sabihin, malapit na po ang kawakasan ng panahon. Ayan po mga kabarangay, buksan na natin ang cellphone. Ayan. Ito, siyempre plastic, di dapat itatapon. Box pa lang, ang ganda na. Ay, sorry. Lag charger. Tapos, earphone.
cord ng charger. Meron pa po siyang libreng power bank. Nice. Yan. At mga PC connector. Pangalan po ng cellphone ay Oppo Reno 5. Ayan. Pinapromote ko Oppo, baka naman. Wow. Dual yung camera. Do it! Yan po, oh. Just yes, do it! Yes, napakagandang cellphone. Tapos lalagyan natin ng oh my god! Dito. Wow! Lalagyan natin ng ano ng back protector na para ayan. Tapos i-open na natin. Oppo! Yes, Reno 5! 12 months to pay, zero interest. Ayan na po ang ating bagong cellphone. Ito na po ang gagamitin natin sa mga videos natin. Nice.